Sa punto pong ito, makakapanayam natin ang nanguna, ang top 1 sa bar exams ng 2016, si Karen May Calam mula sa University of San Carlos sa Cebu, pero siya po ay tiga-bukid noon. Magandang gabi, Karen. Congratulations! Hello po. Magandang gabi po. Thank you po. Nag-sync in na ba sa'yo na tanggap mo na, na ikaw nga yung number 1, numero 1 sa inyong batch na mapumasa sa bar exams? Actually, hindi pa rin siya nagsisink in. Tsaka parang sinasabi, yung mga office mates ko parang sinasabi ko parang, hindi naman ito pa naginip, no? So parang, hindi, parang, so sobrang laki ng blessing, parang thankful ka, pero parang inaano mo pa yung sarili mo na totoo ba to? Totoo ba to? But alam daw, thankful ka naman, pero yung parang mixed emotions na maniniwala na ba talaga ako yung ganun? Ba kailangan mo ng maniwala dahil hindi biro ito, ha? Diba yung mga nagnunumero uno sa bar exam sa nakalipas, talagang may mga nararating na matataas ding pwesto. Handa ka na ba doon? Magiging handa pa ako doon. Ano ba sikreto? Paano mo kaya nakuha yung pinakamataas na marka? Anong ginawa mo? Dinaan mo sa dasal? Meron ka bang anting-anting? O hindi ka na ba at all natulog? Ano bang sikreto? Ano po, yung ginawa namin, yung parang housemate ko noon, si Ana Marie Curran, for the bar month po, everyday kaming nagsisimba, except Sunday, kasi yun yung exam day. So everyday po, nagsisimba kami sa May Makati kasi kami noon, sa Saints, Peter and Paul. So, lang po, parang nagsisimba to give thanks, tapos to ask for guidance, yun po. And then, may sapat po talaga kaming tulog. Oh. Yun lang din. Along the way, may sapat na tulog. Kasi nung, Saturday before the exam, hindi ka na nakakatulog eh. So, parang at least, beforehand, nakapag, ka na ng strength. So, mas kaya mo yung bar exam for na whole day. Mm-hmm. Produkto ka raw ng Karen ng public school, tapos naging yes, naging working student, tiga bukid noon. Yes po. Ano masasabi mo na isang kakatulad mo ay natalo yung iba't ibang mga tiga ibang mga eskwelahan na traditionally, no? Sila yung nagtatap ng bar exams. Ang expected dyan, UP, Ateneo, mga ganyan. San Beda, ang eskwelahan ng presidente natin. Tapos, sa taong ito, ikaw, and then lahat ng pasok sa top 10, puro mga taga-probinsya. Anong masasabi mo doon, Karen? Proud ako sa mga, partakers. Yun po, parang may one time na parang piling ko yun kay Lord din, na sabi ko, Lord, if you want me to tap, please do and make me an inspiration dun sa mga, lalo na kasi yung bukid noon, yung kalilangan, yung place ko, hindi masyadong known. Mm-hmm. So parang sinabi ko na, Lord, pag nag-tap ako, parang inspiration ako dun sa mga sa mga estudyante na parang they came from yung school na hindi known, and then eventually you dream big and then maaabot mo. So parang sabi ko, Lord, if you want me to become an instrument of this para maging inspiration nila, I would ask you also to please help me to tap, yung ganun. Although at the back of your mind, sinasabi mo rin na if I'll tap the bar, that I'll be very blessed, but if yung papasa ka lang, yun alone, parang happy ka na doon. So parang, ngayon po, na parang bismen lahat yung nag-top, hindi ko alam kung, ayoko namang sabihin kasi kasi I always naman believe na hindi isang school yung parang not one school have the knowledge or the information na kailangan. So parang, siguro po, maybe this time, the way we answer, the way yung mga examiners nag-appreciate ng answers namin, more on
siguro po mas nagustuhan lang nila yung sagot namin, but it doesn't mean naman na parang we're so supreme yung ganun. Ang ganda ng mga sinabi mo, Karen, ha? Nakaka-inspire nga, lalo na dun sa mga bata sa inyo, no? Sa Bukidnon at kahit dun sa mga tiga-ibang probinsya na, na nakikita ngayon na napakalaki na itong accomplishment mo. Pero itong papasukin mo nga lang na profesyon, no? Itong abugasya, bagamat napakataas ng interest sa bar exams, alam naman natin dito sa ating bansa, marami rin ang hindi believe sa mga abogado. Di ba, alam nyo na yung mga sinasabi nila sa tungkol sa mga abogado at hindi rin maiwasan kasi marami sa mga abogado pumapasok sa politika, sa takbo rin ang ating politika na maraming abogado, hindi rin maganda yung mga comment minsan ng marami sa atin. Ano masasabi mo doon? At ano ang may papangako mo, Karen, na pag ikaw ay full-fledged na abogado na o abogada na, isa ka dun sa mga magsusulong ng transformation o reform sa inyong profession. Opo. Karen. Ano po kasi normally yung napapabalita is yung mga maling gawain ng mga abogado. Mm-hmm. The thing also is yung mga mabubuting gawain naman ng mabubuting mga abogado, hindi masyadong nababalita. So, for people, parang yung alam lang nila is yung mga bad na ginawa ng mga abogado. So, parang, although there are really siguro those na nag-exist, but meron pa din, kasi ang dami ko pa rin alam ng mga abogado na mabubuti, so also helpful. It's just lang na kasi hindi yan binabalita or hindi nila din parang, hindi sila nabubuhat ng bangko na sasabihin sila na ginawa ko to. So, hindi sila masyadong na-acknowledge. Mm-hmm. So, yung with all the people, parang gusto ko lang din sabihin na there are still those good lawyers. Although, hindi lang sila nababalita. Ang dami pa nila. And, at yung support ko naman, I will try talaga, gagawin ko na parang i-uphold lagi yung, i-uphold yung tama, yung law, tsaka be ethical at all times. And then, if ever man magkamali, I'll make sure na parang I'll admit my mistake, tsaka babalik pa rin sa yung tamang daan. Maraming salamat sa iyo, Karen May Calam. Congratulations ulit, ha? Lalo na sa mga tiga University of San Carlos at sa iyong mga kababayan sa Bukidnon. Isang kaway naman diyan sa para sa kanila, yung mga lalo na yung mga bata, no, doon sa inyo sa Bukidnon. Kawayan mo naman sila, Karen, para ma-inspire din sila yung mga bata sa Mindanao. Yung pamilya mo, alam na siyempre na napasado ka. Number one. Opo. Yung tumawag ako, hindi pa nasagot ng mama ko kasi nasa office siya. So, ngayon dahil ang dami na tumatawag sa phone ko, so hindi ko na talaga siya natawagan. Yung papa ko daw, nanonood ng TV. Oh. Noon, tapos nung napanood niya na, pumunta siya kay mama. So, parang umiiyak na siya. Sabi niya, shut up si Jingjing. So, hindi na rin kami nakapag-usap kasi parang may nag-i-interview din daw sa kanya. Okay. So, ini-interview din ako. Sabi ko, sige, celebrity. Sabi ko, celebrity ka na rin ngayon. Maganda ka muna dyan. Congratulations din po sa inyo, mga pamilya ni Karen May Calam, dyan sa Bukidnon. Congratulations ulit and good luck sa'yo.